Eto na nga, Loy, no? Meron ako in-unfollow na artista. So bakit wala sa wedding ni Robby Domingo at Mikey Pineda ang couple na sina Zadjo Maruda at Rhea Ataide? Alam nyo kung bakit? Kasi nga, sana'y magsalita na si Daniel dahil kawawa naman daw ang mga babae kung mananatiling tikom ang kanyang bibig. Ikaw si Goni Pangilinan? Oo. Pag nasasobrahan daw sa inyong nang alak, oo. Alam mo ba, kuya, kung ano nangyayari? Ano? Nagsimula lang naman yun sa PPP. Parang may gusto yata si KD Estrada, kay Angie Salvacion. Ah. Sino na naman yan, kuya? Gaga! Hello mga ka-update, dito po ang inyong mga link. Ano ba si Mama Noy? Ito naman po si Papa O at si Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi ninyong hinihilig sa amin. Ika mo na! Dali! Naku, Diyos ko, nakakaloka. Uh-huh. Eto na nga, Loy, no? Meron ako in-unfollow na artista. Ay! Bakit? Ang nakakaloka. Oo. Hindi na balita, hindi na news na in-unfollow ko siya. Wala mga nagbabantay kung sino mga pinapalo at in-unfollow mo. Kuya, hindi ka kasi sikat. Ay! Hoy, Mrena, sikat si nanay, no? Hindi, Mama Lo, hindi siya sikat. Kung makaganon ka naman ang mukha mo, parang... Oo nga. Parang palamon mo ko. Ha? Eh, kuya, hindi ka naman talaga sikat eh. Sikat siya! Dami nga ng mga Pilipino sa Amerika, oh! Lahat na makasalubong namin, pa-picture! Oh, Mama sikat Lo, yun! Hindi nga siya sikat! Pero ba sasabi mo hindi siya sikat? Sikat rin Bernardo! Yan ang inaabang ako. Diba? Ang dami ng tao kasi! Ah, kat! Yung inaabangan kong punchline eh. Kaya nakaano ko rin ito. Hindi ka nga naman pala sikat. Si OG ka. Hindi sikat. Oo. Ayun na nga, Loy. Sinasabi ko. Oo. Konting kibot lang. Sa IG, ayan, may balita na. Katulad niyang si Catherine Bernardo, no? Oo nga. Na in-unfollow si Daniel, finally, no? Oo. After 1.5 months ng kanyang pag-amin, ng breakup nila, ayan, in-unfollow si Daniel at hindi lang si Daniel, ano? Si Liza Soberano, si Julia Barreto, si Jillian Vicencio na na-link sa kanya. Ayun nga, Nay, di ba yung binalita na nalilink si Jill Vicencio dun sa paghiwalayang Katniel. Oh. Diba, nagsalita sa si Jillian na huwag niyo akong idamay. Oh. Nung panahon na yun na ibinalita natin yan, chinit natin, pinapalo pa talaga ni Catherine si Jillian Vicencio. Oh, 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 oh. Pero hindi natin nakita kung finalo ba niya ever si Liza at saka si Julia at talaga bang na-unfollow. Pero yun sa Jillian, medyo sure tayo na na-unfollow dahil dati nakita natin pinapalo pa ni Kat eh, no? Oo. Oh, oh. Oh, pero Mama Loy, granting. Ay, wow. May granting. May granting! Yeah. May granting. Oh. Granting na ano? Na kuya, pinapalo dati ni Catherine Bernardo, si Liza Soberano. Oh. Tapos, inunfollow na. Oo. Oh. Eh, ano naman ang dahilan niya? Ba't niya inunfollow? Yan nga, kahit nga si Julia Barreto, tinatanong din ng mga fans bakit daw in-follow. Kung pina-follow nung una, ha? Oo. May isang netizen na yun na nag-post ng kanyang theory kung bakit in-follow si Liza. O, ano sabi? Eto nga, na yung nasa sulat. Bansa. Liza Soberano has a grudge over Catherine in her interview about the number one love team and Hello Love Goodbye project that was offered to her first. Proves that. And Julia Barreto is a cheater in their relationship record. Baka yung tinutukoy niya yung interview ni Liza Soberano ni Kuya Boy Abunda. Na nag-tell all siya na parang yung number one love team, hindi naman daw siya ano sa love team. Parang kinakahon sa love team yung mga bata. Tapos yung it was first offered to her yung Hello Love Goodbye. Habang ginagawa niya isa pang project at sabi niya hintayin sila, di ba? Oo. So, hindi ko alam kung may kinalaman pero masyado naman delayed kung yun ang dahilan. Oo nga. At saka yung Julia Barreto, saan naman din nadamay si Julia sa pagka-unfollow? Saan naman nang galing yung cheater si Julia? Oo nga.
Anyway, ito yung opinion ng isang fan na si O'Brien sa ex account niya, no? Si Catherine, si Julia, si Liza at si Janela Salvador ay dating grupo sa ASAP, yung It Girls. Kaya pala may nag-post na netizen, Nay. Na? Sabi ni Auntie Selena, Janela Salvador is still safe, charot. Kasi pinafollow pa ni Julia Barreto. Diyos ko. Tinan mo naman, napaka-sensitive na ng mga tao sa pag-follow at follow, no? Mm-hmm. Tapos meron pang nag-opinion na grabe daw kung alalayan ni Daniel si Catherine nung kasal ni Robby, tapos in-unfollow din. Oo nga. Parang galawang boyfriend daw si Daniel kung maka-touchy kay Catherine nung kasal. Oo. Ngayon, hindi pa natin alam kung ano yung dahilan ni Catherine kung bakit niya in-unfollow itong mga tinutukoy natin mga artista, no? Mm-hmm. Pero eto nga, Mama Loy, masyadong naging big deal sa mga netizen ang cryptic post ng ate ni Catherine mismo sa IG story nito na ang nakasulat bilang caption sa maskara na may itim na background, "We know what you did last summer." Sa ilalim naman nito, ang caption ay 2017, 2018, 2019, 2021, 2023, and the very first one that I know, 2014. Idinikit tuloy ito ng mga netizen sa pag-unfollow ni Catherine kina Daniel Padilla, Liza Soberano, Jillian Vicencio, at Julia Barreto. Na ayon nga sa ibang curious, baka may kinalaman ang mga in-unfollow ni Catherine sa mga binanggit na mga taon. Yung iba naman ay nag-conclude na agad na may nangyari kay Daniel at sa mga naturang aktres sa magkakaibang panahon. Pero yan ay pinagdugtong-dugtong lamang ng ibang fans. Hinihikayat naman ng iba na sana'y magsalita na si Daniel dahil kawawa naman daw ang mga babae kung mananatiling tikom ang kanyang bibig. Nag-viral din ang pag-like ni Catherine sa cryptic post naman ng kaibigan nitong si Mark Salamat na may nakasulat na "A mistake committed more than once is a decision," na ipinapalagay naman ng iba na patama ito ni Catherine kay DJ. Masalimuot, ano? Pero may alam mo, merong ano dyan eh. Merong sinasabi dyan si Rica Peralmeo. Ay, oo. Kasi nga dahil nga na-experiencing daw niya yung pag-unfollow. Uh-huh. At ang ganda niyong kanyang explanation, ano sabi Nay. Ano sabi niya dyan? Eto, Nay. To unfollow people on social media is not immaturity. It is an issue of control. It is an act of agency. Especially when we unfollow abusers, gaslighters, or people we associate with the root of our oppression. It is then an empowering practice to say, even in a small way, that you cannot do this to me anymore. Sabi yung ganun. Mm-hmm. Sabi pa niya, one thing I did last year was indeed unfollow certain people. Noong una kasi, kinakaya ko pa, pa-unbothered acting. Pero every single time I post, naaalala ko na naman yung ginawa sa akin. So, naiinis lang ako. Ha, ha, ha. Kahit na di naman ako nag-react online sa kanila, sabi ko parang I don't need this naman. Mm-hmm. I can just unfollow for my own health. And it felt good. I guess also the ability to control in certain places gives you back the agency, lalo na if the root of the issue is oppression and abuse. Mm-hmm. Oh, yung ganda na explanation ni Rica, ha? Ang ganda pa na, Mama Ray. Ano sa kagalit ng mga pinagsasabi ni Rica? Nag-unfollow daw siya. Ang dami sinabi, yun lang sinabi. Tagalugin ko ba talaga lahat? Oh, anyway, hindi ko talaga alam mo. Kahit naman ako may ina-unfollow ako, no? Nalulungkot lang ako hindi na mabalita. Tapos, hindi rin naman ako nagtatampo kung meron ako mga kaibigang artista. Hindi naman ako pinafollow sa IG. Sila ang pinafollow ko. Oh. Pero ako okay na ako ng mga ang mga nagpa-follow sa akin. Sina Vice Ganda, Ann Curtis. Wow! Sa madami na rin ng mga artista. Chris Aquino, Sharon Cuneta. Wow! Okay na ako doon. Pero, syempre, hindi naman dapat gawing issue kung in-unfollow tayo ng kaibigan natin o ng celebrity o ng mga fans, no? Importante, pag nakikita kayo, magkaibigan kayo. Di ba yung sinasabi ni Robby Domingo dati na
si Catherine lang ang pina-follow niya. Si DJ, hindi niya pina-follow. Hmm. Pero magkaibigan sila ni DJ. Doon pa nga si DJ sa kasal. Oh. Oh, hindi ba? So, hindi batayan ang pagpa-follow sa IG para tawagin kang isang kaibigan at tawagin mo siyang isang kaibigan. Mm-hmm. Katulad ng pag-iimbita, hindi ba? Mm-hmm. Kaibigan din naman natin si Robin. Mm-hmm. So, kung hindi ako iniimbita ni Robin, nakatan ko ako. Mm-hmm. Hindi. Diyos ko, moment niya yan, bigay natin sa kanya. Hindi naman ako hinahanap doon. Mm-hmm. Ang hinahanap doon ay si Nazario Marudo. Hindi atay de, bakit daw wala doon? Humanay, di ba kasama nila yun doon sa Japan nung nag-propose si, ano, Robby? Kay Mikey. Oo. So, bakit wala sa wedding ni na Robby Domingo at Mikey Pineda ang couple na sina Zanjo Maruda at Rhea Ataide? Alam nyo kung bakit? Kasi nga, invited naman talaga ang dalawa. Kaso nga, ang kanilang driver ay pumasitive. Kaya nag-decide na lang ang dalawa na wag na munang umattend since immunocompromised ang lagay ni Mikey. At hindi ito pwedeng mahawa ng kahit na anong sakit. Ay, naman pala. Oo, ayun naman palang dahilan. O, huwag na nating intrigahin pa yan, okay? Mm. Dumako naman tayo kay Donnie Pangilinan at kay Catherine Bernardo. Sa kasal pa rin ito, sa reception. Oo. Oo, Diyos ko, na-intriga ng bongga si Donnie. Dahil nga sa kanyang paghahawak sa braso ni Catherine habang ito ay sumasayaw. Si Catherine ay parang hindi siya pinapansin. Oo. Pwede na-deadma siya. Kasi nga, busy sa pagsasayaw. May nagsabi na ay, dun sa TikTok, na ang dinig daw nila, parang sinasabi ni Donnie, oh, Sprite, Sprite. Tapos sabi daw ni Alora, alak, alak. Sabi daw ni Donnie, hindi, Sprite lang, para ano. So parang pinaprotektahan ni Donnie Pangilinan si Catherine Bernardo na hindi uminom, parang gano'n. Meron namang isang netizen na nag-post na sinabi, parang may mga shot-shot daw yata, shot na daw dapat ni Catherine, kaya tumakas si Catherine, nakipagsayaw, para makatakas dun sa shot. Tapos sinundan pa rin daw ni Donnie Pangilinan. Iba-iba yung kwento eh. Oo. Pero iba nakakakita ng kilig ha, sa dalawa. Ay? Oo. Kaya lang kung kilala natin si Catherine, di ba? Ang agwat ng kanilang edad siya. Mm-hmm. Although, ano, age doesn't matter, ano, mm-hmm. That occupies space and has weight. Huh? Oo. Hindi, siguro ayaw din ni Catherine muna. No? Mm-hmm. Oo. Alam mo yung mga ganyan, di ba? Sinasabi ko na yan, di ba? Mm. Pag sariwa ang hiwalayan, yung madikit lang yung babae sa ibang lalaki. Uh-huh. Or yung lalaki sa ibang babae. Mm-hmm. E chinichismis na. Oh, ma. Katulad si Richard kay Barbie. Mm-hmm. Di ba? Kakahiwalay lang ni Sarah. Mm-hmm. Si Catherine naman, kahit sinin, bukod kay Donnie Pangilinan, kung meron pang ibang chichika dyan kay Catherine, machichismis din. Kaya yun, di ba nilinaw ni Donnie na we are all friends here. Mm. Kumbaga, pinaprotektahan nila ang isa't isa. Mm. Oo. Eh kuya, ano bang naririnig po? Na ano? Itong si Donnie Pangilinan, pag nasasobrahan daw sa inyong nang alak, alam mo ba kuya kung ano nangyayari? Ano? Eh gilasing. Ha? Malama! Yun lang naman yun kuya, yun lang yun. Yun lang yan ha. Walang ibang laman yan ha. Sasampalin. Parang tangatong si Brenda. Natura. Pag nasobrang ka ng alak nila sa eh. Ay, ba't inira mo? Ba't nasobrahan ka? Or anyway, de, syempre sa mga ganyan, diba? Pag may mga espiritu ng alak, medyo napapalakas ka ng boses, napapalakas ang loob mo, nagiging mayabang ka, oo, nagiging madaldal ka, na minsan yung isang kainuman mo ayaw ng ganun, ang ending pag magtatalo kayo. Kuya, si Donnie Pangilinan ba yan? Gaga! Generally speaking, ko talaga, Brenda, ako pa ipapahamak. Ako ha, kasi kung alam mo naman itong ano, yung bata eh. Tatay niya si Anthony Pangilinan. Uh-oh. Nanay niya si Maricel Laksa. Puro yan malapit kay Lord. Kaya tinan mo naman. Oh, yung bata,
hindi mo sisinuhin. At talagang magalang. Di ba? Marespeto si ano sa akin. Oo. Yung breeding, hindi mo matatawaran. Kaya naman siguro lahat doon sa party, sabi nga niya, friends, kaya inaalagaan, di ba? Oo. Pero kuya, walang breeding-breeding ang nasusobra ng ala. Gaga, buta ko ba sabihin naman mo si Don? Hindi kuya, generally speaking yun. Oo, ganoon naman talaga pagka, Diyos ko. Kaya ako, never kung natutunan yan, puro lang ako yung mga matatamis. Yes. Oo, mga sweet wine. Yeah. Tapos kinakatipa yung batok ko. Kasi hindi ko sabay sa ito mga iniinom na alak. Pink moscato lang siya. Ganyan. Pero hindi pa ako laklakero. Nun wala lang. Gusto ko lang pagbigay ng mga friends. Yes. Yes. Eh, ba't kuya nag-explain? Kalasin ka na ba? Kaka! Alam mo, hindi. Ah! Bakit sabi niya? Bakit sabi? Ano ba? Hindi naman ako minum ah. Pero Nay ha, nakakabilib din yung ibang mga artista na nagsistand up sa mga fandoms nila, di ba ha? Katulad nito si KD Estrada. Talagang kinall out niya yung ibang fans niya. Dahil dun nga sa pagbabash kay Alexa Ilacat. Binabash kasi ng mga ibang fans si Alexa kasi... Paano ba nangyari? Meron silang gustong kapartner o katandem or ka-love team ni KD. Nagsimula lang naman yan sa PBB. Parang may gusto yata si KD Estrada kay Angie Salvacion. Sino na naman yan, kuya? Gaga, si Angie, hindi mo kilala. Yung nasa Linlang. Oo. Kuya, marunong ba umarte yan? Ha? Gaga. Ay, maldita ka. Alam mo, kumalang tipaklong yung buhok. Hindi, yun nga, sa PBB. Kasi wala lang nabasa ko lang sa tweet na si KD dati may gusto kay Angie. Okay. Ayaw naman ni Angie. So, parang meron ding mga fans na nanonood ng PBB na nakabuo ng kanilang love team. Pinagsama pa nga yung pangalan nila. Ano pangalan? Yan ba? KG? KG? Ganun, something like that. KYJI. 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 KYJI, yan. Ngayon, paglabas nila ng PBB, parang na-realize daw ni Angie, kung totoo to ha, nabasa ko lang naman to. Na-realize si Angie na meron pala siyang gusto kay, KD. Kay KD. Pero si KD ayaw na. Oo. Okay. Kaya siguro, may mga fans sila ng, ni Angie na nagro-root pa rin for them. Ang ending, yung ibang fans, no? Binidembang si, or binabash si Alexa. Ay, napikon si KD Estrada sa mga fans. Bakit? Ano sinabi niya? Ito na yung nasusulat. Bansa. To the former ship or fandom I was associated in. I don't want to be associated with this fandom and the other person of this ship no longer. I have kept these feelings in for 2 years, but some of you have already crossed the line. Your team constantly bashes Alexa, who I genuinely care about, which to some of you can't seem to wrap your head around. I have let your hate and criticism towards me slide. I take that. But I cannot allow this fandom who claims to support me bash the family and person I love. And if you're all asking for an explanation as to why I changed after PBB, I don't owe any of you that. But if you want a simple explanation, it's because I grew up. I am giving you the consent to send or even post this to all the remaining Kaiji. Hindi niya kinumpleto. Bakit? Ayan o, may asterisk eh. Yung KY. KY apostrophe I. Ayan. So, sinabi niya, I grew up. Ibig sabihin, na outgrown na niya yung love team dati. So, move on na po kayo. Parang gusto niya sabihin sa mga fans, move on na kayo, ipahinga niya na yung love team na yan, wala na pong mangyayaring ganyan. Dahil nga, syempre, siya'y in love kay Alexa Ilacat. At kawawa naman din si Alexa kung ibabash. Wala naman siyang kasalanan, ano ba? O, ipahinga nyo na yan, ha? Yung mga fandom.
o mag-ano kayo, mag-iba naman kayo ng hahanga ang love team. Lalo na kung hindi naman nakikikooperate yung mga iniidolo nyo para mabuo at para magtuloy-tuloy ang love team na tinatangkilik ninyo. Babalik po ang labas. Ha? Bumuli ko na lang yan. Pando. Hey, kuya, baka kasi nakadaging sila ng ano? Behold all. Ay, may anak din sila. Ay, naku. Anyway, hindi rin naman natin masisisi ang mga fans. Oo naman. Oo, happiness nila yung supportahan ang love team o yung tao, no? Kahit hindi cooperative yung mismong mga iniidolo nila para lalo silang pasayahin. At saka sabi nga ni KD, di ba may hangganan? Oo. Kailangan di rin po tayo magkocross ng line. Kahit na mahal na mahal natin yung ating mga idolo, di ba? Oo. Parang si ano yun eh, si Maine, no? Yung asawa na niya si Arjo. Yung iba, nag-iillusion pa rin ng Alden. Maine, Diyos ko, pahinga nyo na rin yan, ha? If we hold on together. Ayan, next week, makami-apo na sila. Ha? Ang bilis naman kung bata. Oo, di ba ganyan sila? Okay, anyway, and with that, mga kibir, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lo, ito mga nanonood sa amin na hindi pa namin subscribers. Sana po mag-subscribe na kayo. Kasi madali lang, i-click nyo lang yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigay po yung aming episode, ganyan at meron kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment nyo na po yung below, i-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag hindi kayang kayong unang-unang mananotify na meron kaming latest update. At syempre pa ang kanya-kanya namin channel. Yes! Sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. Nakapost po dyan ngayon yung behind the scene ng unkabogable surprise ni Meme Vice Ganda kinay Oji Diaz doon sa surprise birthday party ng Team Pinas. Kaya punta na po kayo din sa channel ko at manood na! Nice po magpasalamat kay Dr. Haya Pakis ng Victoria Skin for my skincare. Diyan po sila sa Victoria Tower, malapit po sa GMA, sa EDSA. And of course, Dr. Jesus Cancho Solis ng Gorgeous Smile Dental Clinic. Diyan po naman yan sa Rodriguez, sa tapat ng Christ the King Church. Yes! Yes. Sa aming gorgeous na mangiti. At syempre naman ay para sa ating eyewear, di ba? Dr. Jessica D ng Ideal Vision. Hello yes. po! Hello, Dr. Jessica D. Ikaw naman, Mrena. Uh-huh. Yes, kuya. Hello mga ka-update. Pasubscribe naman ang aking FB page. Ate Mrena po, M-R-E-N-A. Alam mo, ano ba? May 1,000 na ba? Hindi mo yata nilalagyan ng laman. May pupost ka ba? Ay, dapat lagi ka nagpo-post para marami nakakakita. Ay, nako. Taray-taray mo dito tapos di ka nagpo-post. At syempre, pang aking panayam kay Eric Kison. Ayan, ha? Sinagot ni Eric Kison kung ilan ang anak ni Tito Dolphy. Mm-hmm. Oo, at kung paano naghati-hati sila sa mga naiwan ng pamana ni Tito Dolphy. Mm-hmm. At bakit wala pa siyang pamilya. Ayan, ang kanyang sasagutin sa OGDS Inspires na nasa iWon TFC na rin po, ha? Yes. At ang OGDS Showbiz Update ay meron na rin pong fanpage. Yes. Meron din po kaming Apple Podcast at Spotify kung ayaw nyo makita ang mga pagmumukha namin. Oo, ha? At syempre, pasasalamat natin ano, sa The Ohana Boracay Beach Resort. Mm-hmm. Oo, dyan sa Boracay at sa Station 3. Yan. Kung gusto nyo magpahinga, magliwaliw, mag-swimming at mag-relax, yan lamang po kayo bumisita sa ohana.com website nila. Yes. At syempre ha, ang RCC Staffing Solution, maraming salamat RCC Staffing Solution. Yes. Ay, ang dami nang kailangan teachers ngayon. Diba? Naghanap na nga si Sir Romer. Ng 10 elementary teachers. Sped teachers. Limang secondary sped teachers. Mm. Tapos meron pang math teachers. Mm. Oo, ayan ha. Kumunta kayo sa RCC Staffing Solution USA. Mm. Ayan po ang kanilang fan page, no? Yes. Kung qualified po kayo, importante, no? Meron kayong 2 years experience dito sa Pinas. Para magpadala kayo sa abroad kasama pamilya nyo. Correct. USA yun, no? Darling, hello. Hello. Diba? Aarte ka pa pa. Oo. Ano nagtaray? Hindi ka na magalit sa kanila, guys. Ay, hindi.
Okay. At gusto naman po magbakasyon sa Norte. Naku, by land naman po travel natin dito sa Navesia. Sa Pantabangan, ang Valley of the North po, nandyan po ang pinakabonggang water park, the Highland Valley Resort, kung saan nandyan din ang pinakamasarap na Spanish bread. Yes. At syempre, gusto namin pasalamatan yung mga employees, staff doon sa Los Angeles, California. Doon sa counter, no, maraming salamat sa pag-assist sa amin. Ano, mabilis in fairness, no? Diba? Oh, very efficient. Oo, galing-galing nila sobra. Yan na yan sila, oh. Thank you so much po, ha? At saka kay Norman San Diego na namudmud sa amin ng hotdog sandwich at saka mga drinks saka coffee sa ferry patungo ng Statue of Liberty. Thank you so much, thank Norman. Ayan. At syempre, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Was and ODD, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo sa umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha, na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing. At ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amin? Ichika mo na! Dagig! Kumpre, no? Ang dami natuwa sa knock-knock noong nakaraan. Kailangan may follow-up yan. Marami natuwa doon sa Don Ben. Don Ben? Ginagago tayo ni Brenda. Ano na knock-knock mo? Sige, kaya bibigyan ko isa. Knock-knock! Who's there? Katrin! Ay! Taray! Katrin! Katrin who? Hindi kita malilimutan. Then, Katrin kita mamaya. Dilitin mo. Kaya, ang ganda ng doon mo. Tapos sa pinili. Kina ko yan, palong nalang nila ako.